alam ko kung bakit ka nandito. Kasi, sa title pa lang, gusto mong malaman kung ano ang mga tips o paraan kung paano ma-prevent ang pag-bleeding or ang pag-spotting. Welcome back sa channel ko. Ako po pala si Donna. Sa mga bago pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi tayong updated sa mga panibagong videos. Okay, ngayong araw, ibabahagi ko po sa inyo kung ano ang mga tips, lalo na sa mga nanay, mga buntis, na katulad ko ngayon, na naka-experience ng spotting at bleeding. Maganda to, kaya no skip lang. Mga nanay, laging tandaan na dapat makinig sa doktor at laging mag-ingat. So ngayong araw, i-share ko sa inyo ang konting nalalaman ko lang kasi ito yung pang third na pregnancy ko. Pero kakaiba siya ngayon kasi hindi siya tulad ng first tsaka yung second ko. Nag-bleeding kasi ako since nung nag-start na nagbuntis ako, nag-spotting ako. Tapos nung mga bandang 2 months na, ayun, panay na yung bleeding ko. Kaya medyo for me tsaka sa asawa ko, kinakabahan kami. Kahit na ako, kabado. Kaya pumunta talaga kami sa OB. Talagang nakipag-insert lang sa schedule. Actually, hindi ko talaga schedule noon. Pero pinilit lang ng asawa ko na kung pwede, i-check ako kung napano si baby, ganun. Kaya, mga mommies dyan, normal na mag-worry tayo, pero mas mabuti na mapatingin kayo sa doktor kasi sila talaga yung expert. Okay, yung ituturo ko sa inyo ngayon, ito lang yung mga konting kaalaman. Okay, sa I'm now 25 weeks pregnant. So, 5 months, going 6 months na. 25 weeks and counting yun. Sorry. Okay, unang gagawin is, kasi sabi ni Doc na totally bed rest daw ako. So, nag bed rest naman. Okay, una, totally mag bed rest. Pag sinabing total bed rest, nasa bed lang talaga ikaw. Kasi, yung sa akin, hindi ko alam na pag sinabing totally bed rest, kahit na magkain ka, doon ka lang, sa bed, upo. Kasi yung akin, pupunta pa ako na kusina, doon nakikisalo sa mga bata. Hindi kasi ako sanay na laging nakahiga. Tapos pala, pag nagwiwi, gamitin lang yung bedpan. Tapos kung sakakalang tatayo pag ikaw ay maliligo at magpupupo kasi ayokong magpupo sa bedpan. Tapos pag pangalawa, pag magpupo ka, huwag naman yung sobrang iri-iri talaga. Kaya mas mainam na more water ka lang para yung paglabas ng dumi mo mas smooth lang siya. Inom ng maraming tubig. Tapos number 3, yung sa case ko naman, 2-story yung bahay namin. Yung bahay ng nanay tsaka ng tatay ko. Yung kasi kami nakatira. Doon kami sa taas nakapwesto. Kahit na nag-bleeding ako, panay yung akyat, mumpunta ako sa taas. Hindi pala siya pwede. Hindi pala siya pwede na akyat ka, baba na naman ulit kasi yung chan mo, tapos yung pressure mo kasi baka akyat ka, ganyan yung paa mo. Kasi nung time na umakyat ako, nung pagkababa ko, talagang fresh na dugo yung lumabas sa akin. Kaya gulat na naman ako. Tinawagan ko yung kapitbahay namin na midwife. Sabi niya,
di na talaga ako pwedeng aakyat or magsistay sa taas ng bahay namin, sa second floor. So, she advised na kung pwede, sa baba na lang magstay daw kami. Kasi since maselan yung pagbubuntis ko, mas mainam na doon na lang sa baba magstay. Kaya, for ano, finalo namin yung sabi ng midwife, pero yun pala talaga dapat yung gawin. Ilang ano na pa tayo? So, yun. Follow lang talaga. Tapos, kung pwede, pahinga. Talagang sobrang pahinga. Medyo nakakabagot. Na totoo lang pag sinabing bed rest. Pero, pwede namang manood lang ng mga K-drama or mga Tagalog na mga film. Halos lahat ng mga movies na panood ko na kailang due to ano, COVID, walang masyadong magandang movie na nai-release. Kaya, okay lang din. Tiis-tiis lang muna. Tapos, may i-share din ako sa inyo, mga munch, kung paano ang tamang, ano, pwestuhan pag, ano, pag nakahiga. Kasi sabi nila, sabi-sabi lang naman, pero, eto talaga, nakatulong talaga ng matindi sa akin. Yung pag-angat ng kwet, tapos nakaganyan yung paa, malaking tulong talaga. So, ipapakita ko sa inyo kung paano, ha? Wait lang. Kailangan mag-prepare kayo ng at least one or dalawang unan na ilalagay sa inyong kwet. I-elevate yung kwet ninyo. Okay. Kahit na yung mga maliliit na mga unan, like yung mga ganito, basta komportable kayo, tsaka hindi siya, ano, hindi siya yung masakit. Yung ganito lang. Ito. Kita ba? Okay, ganyan. Yan yung baby ko. Elevate lang natin. Ganyan. Ipapatong mo lang yung pet mo sa unan, mga dalawa. Tapos, kailangan nakadikit. Kung pwede nakadikit yung pitan mo sa pipadev. Ganyan. Medyo, it takes mga 5 minutes to 10 minutes kung kaya ninyo para mag-elevate naman yung baby. Yung baby is babalik siya doon sa pwesto niya. Then, pagka ganun, medyo mangangalay yung paa mo. Pag nangangalay na siya, pwede ka na, ano, pwede mo na siyang ibaba yung paa mo. Pagbaba, kailangan dahan-dahan ka lang para hindi mabigla yung tiyan mo. Okay. Ito. Okay. May tips din ako para sa mga buntis, lalo na pagkagaling sa higa. So, pag nahiga tayo, di ba, mas maganda pag nasa left side. Pag nasa left side tayo. Pag higa, pag bumangon ka na, ay, mahasol mo na ako talaga magkagaling. Uy, basta pag magbangon na ka, wala. Hindi ka mabangon nga. Tamang ganyan, huwag ganyan. Dapat pag magbangon ka, side view, tapos unti-unti ganyan sa makababa ka ng bed. Ganon. Dapat maging maingat na talaga tayo sa mga moves. Bawal din yung nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Bawal yon. Then, maganda pag ikaw ay naligo, pag naligo tayo mga ma'am, kung pwede nakaupo, hindi yung sa monoblock, yung high na ano, yung high na bangko, hindi naman yung sa mababa, yung mababang bangko na nakabuka ka, hindi yun ha, dapat as in close yung legs, then maligo ng mabilisan. Pero kung close naman yung room ninyo, yung bathroom, pwede naman magtagal ka doon, mga ganon. Okay. So that's it for today. Thank you for watching my vlog. Again, I'm Donna Mae from Jensan. Thank you for watching. Hoping na may natutunan kayo sa akin. And good luck sa mga buntis na kagaya ko. Thank you for watching.